bayad sa rent, 4 months advance, groceries, etc. Now, umatras ka. Sabi po kasi ni Tita, pero sir, kung hindi naman po talaga mahal yung health ko dun, willing ka rin po ako. Hindi na. No, Michelle, hindi na. Hindi mo lang sinulog yung sarili mo sa akin, kundi ang ginawa mo, nag-dive ka sa isang dagat na umapoy. Very clear na sa akin, this is now an indication to me na meron ka talaga yung tinatago, view line. Kasi alam mo, kapag sa'yo rin, kaya mong iwasan. Dito kasi up to 90 days, malalaman kung gumagamit ka pa rin o hindi. Ikaw ang naghamon. Opo, sir. Now, yung palusot mo, sabi ng auntie mo o tita mo na mabibinat ka, that's bull****. Alam mo yun, na bull****. Now, gagamitin mo sa akin. Hindi ako doktor, pero I know for a fact na walang kinalaman sa ikaw ay mabibinat kapag ikaw ay binukitan ng buhok at ikaw ay nanganak 4 months ago. Opo, hindi ko rin po. Alam mo, wala rin po ang identity, sir. Hindi, huwag ka na magkakamangan. Hindi naman po talaga makaka-affect. Sige po, sir. Hindi na. Sige po natin. Hindi na. Kagabi, ilang beses ka pinili ng mga staff, paulit-ulit, nanindigan ka na hindi na. Ngayon, babawi ka, hindi na pwede. Ma'am, advice po ng tita ko na huwag daw po igalaw buhok ko kasi mag-4 months pa lang po akong nakapanganak. Baka daw po, anong mangyari sa akin, lalo't may pinat po ako, kasi sumasama po ang pakiramdam ko pagdating ng hapon. Kung sa dugo ay urine daw po, okay lang po. Sino ba itong tita mo? Ano ba ito? Doktor? Albularyo? Hindi po, sir. Oh. Alam mo, lusot ka na sana kahapon. Binigyan kita ng graceful exit, Michelle. Alam mo sabihin ng graceful exit? Yung bang exit na hindi ka na paya sa akin. Kahit na binabanatang ka na naman netizen, sa akin, hindi ka pa rin totally napahiya. Kasi nandoon pa rin yung the benefit of the doubt. Okay, binibigyan kita ng tinatawag na the benefit of the doubt. Graceful exit ka na. In fact, tutulungan pa kita na malagyan ng ngipin dahil gusto ng mga netizen na makapaghanap ka ng trabaho. At, nga naman, paano ka makapaghanap ng trabaho kung bungal ka sa experience namin dito, yung mga walang ngipin, nahirapan talaga maghanap ng trabaho. Nagkakaroon ng discrimination. Sa harga discrimination ang tawag niya. Kaya sabi ko, palalagyan kita ng ngipin at magtrabaho ka na dahil babayaran kong 3 months rent mo. After that, you're on your own, maghanap ng trabaho, and then for the meantime, bigyan ko ng groceries yung mga bata. Ngayon natatakot na ako. Hindi na ako magbibigyan ng groceries kasi baka yung groceries, ibibenta mo at bibili ka ng droga. Hindi po, sir. Pustiso na naging gilagit pa. Talaga hindi kasi matigil yung apog mo.